Okay. Mga kaibigan, magandang gabi po sa ating mga kaibigan na nakikinig ngayon dito po sa Punto por Punto. Pinatunayan ni John Doe na ang seventh day Sabbath ay doon lamang sa mga Israelita ibinigay. Ngunit mga kaibigan, tinanong natin siya kung kailan ginawa ang araw ng Sabbath, of which honest naman po siya na doon pa sa paglalang. Doon pa raw sa paglalang ginawa ang Sabbath. Ngunit alam niyo mga kaibigan, almost 4,000 years mula kay Adan hanggang kay Moises, ay kung ang Sabbath pala ay ginawa noong, actually, totoo naman, ginawa ang Sabbath doon pa sa paglalang. Bago wala palang nangilin dito, wala palang nag-iingat dito na tao, ano naman ang purpose doon ng Panginoon na ginawa niya pa ito na wala palang mangingilin, wala palang magkikip ng Sabbath na ito mga kapatid. Okay? So, ang sabi rito mga kapatid, no? Ang sabi rito sa Genesis 20:26, talatang 5, ang sabi ni ng sulat, sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang Victor. Naka-mute si ano si Edwell. Akala ko ako yung nawala. Brother Edwell, Brother, naka-mute ka po. Naka-mute ka. Tuloy napalipat ako ng ano, Naka-mute so, ka bro. Brother Edwell, sandali muna Brother Edwell. Time pass. Brother Edwell, nawala ka po ng sandali, siguro mga 30 seconds. Can you repeat what you are saying? Nawala ako. Yes po, nag-mute ka po bigla. Akala ko po nawala yung aking connection naman ulit. Oo. Go ahead, balik po sa iyo pong stand, negative stand. Okay. So mga kapatid, hindi po consistent na ginawa ng Diyos ang Sabbath at the time of creation bago wala palang nagkikip nito mga kapatid. Ang sabi po sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat para sa tao. Ngayon, lilimitahan niya ba na si Adan at Eva hindi para sa kanila ito? Para lang daw sa Israel, mga kapatid? So, yun po ay inconsistent po na almost 4,000 years ginawa ang Sabat, ngunit hindi para sa tao, hindi para kay Adan, hindi para kay Noe, hindi para kay Abraham, no? Bago ang Israel, mga kapatid. So, dito mga kapatid, ay talagang sinunod na po ni Abraham, no? Wala mang mababasa na Sabat po dito sa mga sinunod ni Abraham, pero nandito po, mas ulitin pa rin sa pagbasa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kautusan. So, mga kapatid at mga kaibigan, si Abraham po ay masunurin. Si Abraham ay tao, kung kaya si Abraham ay saklaw sa araw po ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa tao. Now mga kapatid, mga kaibigan, basahin po natin ang binasa ni John Doe kanina. Sa Deuteronomy 5, talatang 5, ito po ang sabi mga kapatid. Deuteronomy 5:3 pala. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang. Tandaan po natin mga kaibigan, yung salitang hindi pinagtibay. Pag sinabi bang hindi pinagtibay, ang ibig bang sabihin wala ng Sabat? Wala pang Sabat noon mga kapatid? Wala pa bang utos noon tungkol sa Sabat? Hindi nga lang pinagtibay. Ulitin natin. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin, sa ating nga nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. So mga kapatid, ang pagtitibay nito, itong Sabat na ito, kasama na po ang 10 utos mga kapatid, ay doon lamang pinagtibay sa Hurim. Ngunit, nandoon na po ito mga kapatid. Ang Sabat po ay kinikip na po ito ng mga banal na mga tao na nauna, mga ninuno, sa panahon sapagkat ang Sabat ay ginawa para sa kanila mga kapatid. Basahin po natin ang Job. Magbasa tayo ng Job. Sa Job 38.
Job 38, talatang 7, ito po ang sabi, mga kaibigan. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituin pang umaga, at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Kailan po ito, mga kapatid? Itong akto na ito, itong pangyayari na ito, mga kapatid, kailan po ito na ang mga bituin ay umawit at ang mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan? Kailan po ito? Noon po itong sa paglalang, mga kapatid, kung kailan nilalang ang tao sa pang-anim na araw, kinabukasan ay Sabat sa Panginoon, mga kapatid. Sila po ay nag-aawitan at naghihiyawan sa kagalakan, mga kapatid. O patunayan po natin na ito po ay sa paglalang. Dito po, sabi rito sa talatang 3, bigisan mo ngayon ang iyong mga balakang na parang lalaki sapagkat tatanungin kita at magpapahayag ka sa akin. Saan ka nandoon? Nang ilagay ko ang mga patibayan sa lupa, ipahayag mo kung mayroon kang unawa, sino naglagay ng mga sukat niyaon, kung iyong nalalaman o sinong nagunat ng panukat diyan. So mga kapatid, mga kaibigan, etong sitwasyon ito, etong senaryong ito, mga kapatid, ay doon po ito sa paglalang, mga kapatid. Kailan ginawa ang Sabat, mga kapatid? Sa paglalang. Noong pang-7 araw ng Sanlinggo, mga kapatid. Okay? So, kumbaga, hindi po pwede na si Adan at Eva sa pang-7 araw ng paglalang na kung saan ang Diyos ay kanyang pinabanal ang araw ng Sabat, binasbasan at ipinagpahinga. Hindi tama na si Adan at Eva ay hindi sumali doon. Sila po ay nandoon sa katuwaan, mga kapatid, sa paglalang ng buong sanglibutan. Ngayon, mga kapatid, ano po ang ibig sabihin? Ano po ang pinakamithiin ng Diyos? Bakit kanyang inuutos na ingatan o kayo pa kabanalin ang araw ng Sabat, mga kapatid? Talatang 11, ito po ang sabi. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa 7 araw, nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mga kaibigan, ano ang dahil? Ano ang layunin ng Diyos? Bakit kanyang iniutos na ipangilin ang araw ng Sabat upang alalahanin kung sino ang may lalang? Upang kilalanin kung sino ang may lalang ng lahat ng mga bagay, mga kapatid? At ang inuutosan nito ay ang tao lamang, ang hayop hindi po kasama, mga kapatid. Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Ngayon, basahin po natin, mga kapatid, para ma-review po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa pang-7 araw, mga kapatid. Ang sabi po rito, at ng Genesis 2:2-3, at ng 7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at nagpahinga ng 7 araw sa madlang gawa niyang ginawa, at binasbasa ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin, sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So kailan ginawa ang araw ng Sabat, mga kapatid? Sa pang-7 araw. Paano niya ginawa? Binasbasan, ipinagpahinga, at itinangi, mga kapatid. Therefore, ang Sabat na ito ay para sa tao, mga kapatid. Kung ikaw ay tao at hindi unggoy, para ka dito. Ang Sabat na ito ay para po sa kapakanan ng tao. Talatang 9, okay? Talatang 9 ng Exodus 20, ito po ang sabi, mga kapatid. Okay, talatang 9, kabanata 20, ito po ang sabi. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong kagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So mga kapatid, mga kaibigan, eto na ngayon. Dito na ngayon, nabuksan po ang ating isipan na ang Sabat pala ay hindi para lamang sa mga Israel, no? Maging sa taga-ibang lupa, mga kapatid, okay? Na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. So ibig sabihin, hindi lamang sa mga Israelita, kundi para din po sa mga foreigner. Now, eto, dagdagan po natin ang talata, mga kapatid. Isaiah 56,
Isaiah 56:2, ang sabi po rito, mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. So, ano po ang turing ng Panginoon, mga kapatid? Sa mga taong nag-iingat ng araw ng Sabat, mapalad. Okay, now, talatang 6, mga kapatid. Sabi rito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kanyang mga lingkod bawat nangilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. So mga kapatid, mga kaibigan, para lang ba sa Israel ang Sabat na ito? Maging taga-ibang lupa, mga kapatid. Alam kong si John Doe ay tao din po ito. Therefore, ang Sabat ay para din po sa kanya. Now, mga kapatid, takbo po tayo sa bagong tipan. Okay? Sa bagong tipan, mga kapatid, nangilin din po ba? Okay, nagsasabat din po ba ang hindi mga Hudyo? Opo. Gawa 13, talatang Gawa 13, talatang 43. Ito po ang sabi, mga kapatid. Nang makaalis na ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo. O, tandaan po natin, mga kaibigan. Itong salitang nangaging Hudyo. Sa English po ay religious proselytes. Okay, ibig sabihin, hindi ito Hudyo, no? Religious proselytes. Okay, litin ko. Nang makaalis nga ang last kapisanan sa sinagoga. 1 minute na po. Ilang minuto po? Oh, 1 minute. Oh, 1 minute. Okay. Ay, ulitin ko. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyo, masisipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila hinimo na magsipanitili sa biyaya ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, so sa 48 po, sabi po rito, 48, at nang marinig ito ng mga hintil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at nagsisampalataya at ang lahat ng mga itinlaga sa buhay na walang hanggan. Therefore, hindi lamang po Hudyo, hindi lamang po mga Israelita, kundi ang mga tagaibang lupa, mga hintil na nakikilakip sa Panginoon. Okay, back to you, Mr. Moderator. Okay, tamang